Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Ricky Laksa from Ricky Laksa Reports. Going live po sa inyo ngayong hapon. Akinse. Uy, kalagitnaan ng buwan. It's a 15 sa Pilipinas. Sweldo. Pero dito, pecha de peligro. Kasi wala ng budget. Anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. I'm going live para po dito sa bago kong show. It's called Ricky Laksa Reports. It's all about news and media affairs. And I hope mag-like po kayo, mag-subscribe sa ating Facebook account at sa ating YouTube account. Umasa po kayo. We'll be bringing you the latest updates. Hindi lamang po sa ating Embahada, sa POLO, OWWA, lalo na po updates sa ating mga komunidad at ating mga organisasyon dito sa Kuwait. Kasama na rin po ang ibang nationalities, hindi lamang to para sa ating mga Pilipino. So anyway, eto na ang latest po mula sa Embahada ng Pilipinas. Ang dami pong nagulat, actually 2 days ago yata o kahapon, nung nagbigay po ng anunsyo ang Embahada na sarado po ang ating pasilidad sa Hawally Disabled Club. Gawa nga po ng isa po sa ating opisyal sa Embahada ay nagkaroon po ng COVID-19. Subalit ayon naman po sa ating butihing opisyal na nakausap po natin, siya naman daw po ay maayos at palagay ko ito ay very asymptomatic naman at wala naman daw po siyang gaanong nararamdaman, kundi sinat at nawala na daw yata kahapon. Pero ayon na rin po sa health protocols ng Kuwait, kailangan po tayong sumunod sa alituntunin ng gobyerno ng Kuwait. Kailangan pong mag-register ang sinumang naapektuhan nito at kailangan mag-report sa pinakamalapit na ospital na kung saan ay kinakailangan nila mag-register po at para ma-monitor ang kanilang development ng sa COVID-19. Ayan. At naroon na rin yata yung kinakailangan din lang magpunta online. Ito po yung tinatawag ng shlonic.com na kung saan ay namomonitor po ng gobyerno, ng Ministry of Health, ang kanilang kalagayan. Ayan. So, doon po sa ating opisyal na nagkaroon ng COVID-19, masaya po kami at kayo po ay hindi gaanong naapektuhan at ito naman ay symptomatic. Magpagaling po kayo. Subalit, ang naging epekto naman din po nito ay hindi rin naman masyadong very comfortable for all of us dahil nga syempre natigil po ang ating pagpaproseso ng ating mga dokumento sa PDPA, sa Hawally Disabled Club, ano? At ilang araw po ang itinigil magmula po nung 14, 15 and 16, suspendido po ang lahat ng serbisyo sa Hawally Disabled Club. Nagkataon din naman po, nagkaroon din po ng isa pang COVID-19 case sa ating embahada. Hindi naman po ito isang opisyal, kundi isa po miyembro ng ating opisyal. At kinakailangan din pong isara din ang pasilidad ng embahada ng 3 araw. Kinakailangan po itong masanitize at madisinfect at the same time para na rin po sa inyong kaligtasan at na rin po sa kaligtasan ng ating mga opisyal na napaka-importante ng ganitong mga pagkakataon dahil po sa ating mga serbisyo na naaantala at napangangailangan ng mga OFWs na nagtatagal. So wala pong may kagustuhan nito. Ito po ay napapanahon dahil po sa ating COVID-19 at kaunting pasensya lamang po at ipagdasal na natin na gumaling ang kung sino mang may COVID-19 nang makapag-resume po tayo ng ating serbisyo sa embahada. Ayan. Meron po tayong agam-agam. We have a lot of doubts kung dito sa nangyayari dahil nga po sa isa rin sa ating kinatatakutay na tayo pa ba ay papayagan ng Hawally Disabled Club na magpatuloy po ng ating serbisyo dahil nga sa nangyaring ito. Subalit very positive naman po ang ating bahada na ito po ay o-overlook ng Hawally Disabled Club. At medyo ayon na rin po sa aking panayam kanina kay Vice Consul Adrian Bakay, sabi po niya, nakasalalay pa rin naman daw po sa resulta ng mga swab test ng ating nasa passport section ng mga opisyal ng embahada.
dahil lahat po sila ay kinakailangan magpa-swab test. Hihintayin pa po natin ang resulta ng mga swab test ng ating mga opisyal. Kung baka sakasakali pong may nagpositibo pang iba at kung wala naman po at negatibo, ay maaari na po tayong magbukas sa 17 gaya po ng ipinangako 14 to 16, suspendido, pero sa 17 po ay magpapatuloy po ang serbisyo ng ating embahada sa Hawally Disabled Club, kasama na rin po ang Saba at Salem na embahada natin. Subalit, again, uulitin ko po, nakasalalay po ito sa resulta na manggagaling sa Ministry of Health ng mga swab test ng ating pong mga opisyal. Ayun, alam nyo, sa ginagawa natin to, talaga namang napakalaking disadvantage, no? Ang daming naapektuhan. Pero wala pong dapat sisihin sa ganitong pagkakataon. Sabi ko nga po sa inyo, minsan kahit gano'n na rin ang protection ginagawa natin, talagang minsan ay may dumulusot at lumulusot si COVID-19. Ano? Ayun yun. So anyway, antabayanan lamang po ang anunsyo ng ating embahada ng Pilipinas sa kanilang social media accounts, no, na kung ito ba ay magbubukas sa 17 ng Marso o magpapatuloy pa rin po ang suspensyon. Kung sakasakali pong mayroon pa pong nakitang positibo sa ating mga opisyal sa passport section. Ganun na rin po sa embahada. So, panalangin po sana natin na ito ay matuldukan ngayong araw na to at makapagbukas po tayong muli ng ating serbisyo sa Hawally Disabled Club at sa ating embahada ng Pilipinas. Ayun yun. Ayon din po kay Vice Consul Adrian Bakay, sabi po niya ay yun daw pong, eto, tanong ni sa akin madalas, papaano po ako, sir, nakaschedule na po ako nung 16, nakaschedule na po ako nung 14 o nung 15. Ayon po kay Vice Consul Adrian Bakay, kayo po ay nagrehistro, nandoon po ang inyong numero. At tama naman ang pagkakasulat ng inyong numero. Kayo daw po ay tatawagan at mabibigyan ng panibagong schedule. Kumbaga sa ano, prioridad pa rin sa inyo. Dahil kapag kayo po ay nakapagpabook na earlier. So wag daw po kayo mag-alala at baka mamaya ay kailangan nyo naman gumawa ng another booking. Wag na po. Dahil po kayo po ay tatawagan para mabigyan po ng panibagong araw ng appointment. Kung kayo po ay bumagsak sa dates na 14, 15, and 16, kayo po ay mabibigyan ng panibagong date para sa inyong passport appointment. Hintayin lamang po ang tawag ng embahada. Ayan, uulitin ko po, huwag pong gagawa ng panibagong appointment at hintayin po ang tawag ng embahada para po doon sa mga na pasama sa suspensyon ng ating serbisyo ngayong March 14, 15, and 16. Yun. Okay naman pala eh. Kahit naman pala suspendido eh, mabibigyan pa naman kayo ng priority. Tatawagan daw po kayo ng ating embahada. Maghintay na lang po. Konting pasensya ha. Baka mamaya, eto na naman tayo. Alam mo naman. Yung may init ang ulo dyan. Ewan ko. Sige lang, kaya natin yan. Madali na lang. Actually, nakatapos nga tayo sa extension. Nakita nyo naman yung extension natin. Ano? Nung una, talagang pahirapan. Pero nakita nyo naman po, naging napaka, ano ko ba sasabihin? Napakabilis ng proseso. Ngayon po ay ilan-ilang na lamang ang nagpapa-extend ng kanilang pasaporte sa during Friday and Saturday. Ano? At ngayon naman, ang pinagbibigyan ng atensyon ng ating embahada ay ang inyong mga renewal ng passports. Ayun. May nagtatanong din po sa akin, pwede daw bang mag-walk-in? Ito po, uulitin po natin, ilang beses na po natin itong ina-announce sa social media ng embassy at ang ating mga vloggers, ang ating pong mga opisyal at ang ating mga volunteers, maya't maya ay nagpo-post. Wala pong walk-in sa Hawally Disabled Club. Kinakailangan po kayong pumunta sa Facebook account ng Embahada ng Pilipinas. Puntahan niyo po yung nakalagay pong set more. Yan po ay isang appointment system kung saan kinakailangan po ninyong pasukan ito at puntahan at pumili ng araw o kung ano man ang available na araw pang natitira para po sa appointment ng lahat ng dokumento, no? Kaya po yan ang mga SPA niyo, Registry of Birth, of Marriage, nandiyan din po, ayan, renewal po ng passport,
authentication ng inyong mga dokumento at kung ano't iba't iba pa. NBI, ayan, unang-una na yan. So, kailangan po kayong pumunta sa website na ito na Set More. Tignan nyo na lang po, hindi ko na ibibigay ng buo. Nakikita nyo na lang. Pag nakita nyo Set More, click. Ayan, pasok na kayo sa appointment. Kung wala pong nakalabas na appointment, ibig pong sabihin ay wala pa pong available. Subalit yan po ay napagdesisyonan na ng embahada na ipagpapatuloy po nila ang pagbukas ng kanilang appointment system para po tugunan ang inyong pangangailangan sa mga pagpoproseso ng inyong dokumento. Uulitin ko po, wala pong walk-in sa Hawally Disabled Club pagdating sa pagproseso ng dokumento at ng pasaporte. Lahat po ay by appointment. Yun! Tapos, ikalawa po, yun pong pagkiklaim ng passport, hindi nyo na po kinakailangan pumila at hindi nyo naman po kinakailangan ng appointment. Pag po ang inyong pasaporte ay nasa listahan na inilabas ng embahada sa kanilang website, pumunta lamang po agad doon sa Hawally Disabled Club. Kung ito po ay bukas at nag-resume na ang ating mga serbisyo, ay maaari po ninyong kunin ang inyong mga pasaporte anytime. Ayun, galing, no? Okay, now, yun lang po. Ngayon, pinapa-announce din po sa atin ng ating butihing Vice Consul na si Adrian Bakay na ang dami na pong ipinopost na links ng ating embahada para po sa mga unclaimed passports. Napakarami pong mga pasaporteng hindi pa po kinukuha ng ating mga OFWs. Now, kung ang inyo pong pangalan ay wala pa rin sa listahan, ibig pong sabihin ay wala pa. Maaari naman din po kayong tumawag sa hotline at i-follow up ito kung bakit wala pa. Ngayon, para po dun sa mga pangalan na nandoon na, kunin na po sana ninyo pag po ito'y umabot sa itinakdang buwan na nandito ang passport at hindi pa po ito na i-claim, ibabalik po ito sa Pilipinas. At pagdating po sa Pilipinas ay mamoproblema na naman kayo kasi mula sa stage 1 ay mag-uumpisa na naman kayo magproseso ng inyong pasaporte. Tandaan po sana natin, ano po, pag po nakita na ninyo ang inyong pangalan, pumunta na lang po agad kayo sa Hawally Disabled Club para po makuha ninyo ang inyong pasaporte. Pwede po ang walk-in para po sa pag-claim ng inyong passport. Again, pumunta po sana kayo sa social media account ng Embahada ng Pilipinas. Napakarami pong links na ipinost doon para po sa mga unclaimed passports. Tandaan po ninyo, pag ito po hindi nakuha, napakalaking abala po ang idudulot nito sa inyo. Kaya ngayon pa lang po, kumanap po sana kayo ng pagkakataon para mapuntahan at makuha ang inyong passport. Hindi naman po napakatagal kunin. Napakabilis po ng serbisyo ng pag-release ng ating passport sa embahada. Tandaan niyo po, ulitin ko po, wala pong walk-in appointment, wala pong walk-in processing ng documents sa Hawally Disabled Club. Kailangan po kayo pumunta sa social media site ng ating embassy at puntahan niyo po yung tinatawag na Set More. Doon po ay makukuha ninyo lahat ng inyong appointments pag mula po sa dokumento at kung saan-saan pang pangangailangan ninyo sa proseso ng dokumento. Lalo na po sa ating tinatawag na passport renewal. Ayan. Galing, ano? Tapos, eto naman ngayon. Isa pa. Inuulit po natin, huwag po sana ninyong patagalin ang pag-claim ng inyong passport. Napakalaking abala po pag ang inyong mga passport po ay nakabalik na ng Pilipinas. Kasi kayo po'y magsisimula pa po sa pinaka-umpisang-umpisa. Simula. Napakalaking abala po. Kunin na po ninyo. Kumanap po kayo ng panahon. Napakabilis naman po ng proseso. At last, ito na rin, yun nga, sinabi po natin na yung babagsak po o bumagsak po ang kanilang appointment ng dates of 14, 15, and 16 ng March, ibigyan po kayo ng prioridad, tatawagan po kayo para mabigyan ng panibagong appointment sa embassy, sa renewal ng passport sa Hawally Disabled Club. Maghintay lamang po, ano, wag po sana tayong, ano ka ba sasabihin, wag po tayong... wag po natin patagalin. Napaka-importante po niya. Yun, ganun yun eh. Tapos, ano pa ba? Ngayon, nandoon na yun, ano? So, pumunta lamang po tayo sa tinatawag nating website, yung www.setmore.ph.
ph.com yata yon. Tignan na lang po. I'm not very sure. At tignan na lang po sa inyong social media website. Yun. Tapos, eto, naku, ang dami na nagtatanong. Susme, ano pa ba sinabi dito? Ayun. Salamat po sa update. Hello, Sir Ricky. Hello po din sa inyo. Ayan. Kagaling naman. Ngayon, uulitin ko po. Sana naman po ay huwag po nating patagalin ang ating pag-claim ng passport. Importante po. No? Uulitin ko po yun sa inyo. Napaka-importante po. Yun. Ngayon, mayroon din po tayong kaunting announcement mula naman po sa ating para po sa ating Polo OWWA. Pero bago yon, sagutin muna natin ang mga tanong dito. Paano kapag pauwi dito ba na ilipat sa bagong passport ang mga documents sa lumang passport kapag i-check sa immigration? Pauwi po ako. Salamat po. Napakagandang tanong. Actually po, sa totoo lang, hindi na po nag-i-stamp ng kahit na ano sa ating pasaporte dahil lahat po ngayon ay nasa civil ID ninyo. Wala na pong ini-stamp na visa sa ating passport. Kung kayo po ay uuwi, bitbitin lamang ang inyong civil ID. Okay na po ito. At tandaan po ninyo, bago po kayo umuwi, kinakailangan po ninyong kumuha ng balik manggagawa dahil ito po ang napaka-importanting dokumento para makalabas kayo ng Pilipinas sa airport. Kung hindi po, ay baka hindi kayo makalabas. Ayan. Civil ID lang po. Ang itatatak lang po sa inyo sa passport, yung date ng departure ninyo dito sa Kuwait at kung babalik kayo ang inyong date of arrival. Lahat po ngayon ay nasa system na po. Ang inyong pong visa, ang inyong pong iba't-ibang records, nandito na po yan. Pati travel ban, nandun. Kawawa naman. Okay, yun. So, tignan na lamang po ninyo. Ayon din po, nakausap ko rin po ang ating welfare officer ng napakabait. Sobra, grabe. Kulang na lang nito, Halo, Santana. Si Attorney Llewellyn Perez. Ayan, nakausap ko po. Ang sabi po niya sa akin, tuloy-tuloy daw po ang serbisyo ng POLO OWWA, ang ating Philippine Overseas Labor Office at Overseas Workers Welfare Administration sa Hawally Disabled Club. Pero uulitin ko po, kasama pong suspendido ang mga serbisyo nila ngayon. Sa pagbubukas pong muli ng serbisyo ng Embahada sa POLO OWWA ay sa Hawally Disabled Club, magbubukas din pong muli ang serbisyo ng ating POLO OWWA. Sabay po ito palagi. Ang tatlong yan, ang Embahada, ang POLO at ang OWWA. Sa Hawally Disabled Club po, tuloy-tuloy po ang serbisyo ng una na po, ang balik manggagawa. Dati ang dami nagtatanong dyan, yung mga OEC, verification daw ng kanilang mga OEC. Ayan, this time available na po, maaari po kayo pumunta doon. Wala pong appointments to. Pwede po kayo pumunta doon at iproseso na po agad ninyo ang inyong mga papeles. Overseas employment contract, ang ating pong balik manggagawa. Ang panghihingi po ng update sa ating Social Security System o SSS, ang payment po ng ating pag-ibig fund ay available din doon. So maaari po ninyong kunin, puntahan, wala pong appointment na kinakailangan. Ano to? Sabi lang po kung mag-receive ng... Okay, ayan, magandang question yan namaya. Sige, ayun po, yan po ang sinasabi dito na kinakailangan... Kompleto po, meron po tayong verification po ng inyong balik manggagawa, ang ating pong pag-update po ninyong SSS at pag-ibig fund. At higit po sa lahat, yun pong may mga problema with regards to labor issues. Problema kayo sa employers ninyo, sa amo ninyo, maaari din po kayo magpunta doon at mag-file ng complaint or kumonsulta sa ating mga opisyal sa POLO OWWA. Nandoon po sila para humarap. Wala pong appointment ito. Uulitin ko po, lahat po ng serbisyo ng POLO OWWA ay wala pong appointment. Bukas po ito sa publiko every day sa Hawally Disabled Club. Pero again, kasama po ito na nasuspindi, gawa po ng ating nangyaring insidente. Sa pagbubukas pong muli ng serbisyo ng Embahada, ay kasabay po nito magbubukas din ang serbisyo ng POLO OWWA. Tandaan po sana natin yan. Ano po? Ngayon, ang daming nagtatanong dito, Sir, good afternoon. Prerequisite ba ang pa ba pag nag-travel kung dapat ay ikaw ay vaccinate na? Napakarami pong nagtatanong nito. Actually, tandaan po ninyo.
The only ang pamaari lang pong sumagot sa inyo ang inyong mga travel agencies kasi sila po ang nakakaalam. Dahil kung kayo po ay may mga stopover ng mga countries, nagre-require po sila ng COVID test na kayo ay negative. Kailangan po ng COVID results dala ninyo. Meron naman pong ibang countries na hindi na po nangangailangan. Normally, yung mga stopovers na yan, umaabot ng 5 to 6 hours. Yung iba, 3 hours. Yun naman po naghihintay lamang ng minuto, hindi na po pinapababa ng eroplano. So, palagay ko ay hindi na po kinakailangan ng COVID test. Pero, para po sa mga nagtatanong, ang maaari pong sumagot ng inyong katanungan, ang inyong pong travel agencies, tawagan po ninyo sila. Siguraduhin po ninyong itanong sa kanila ano ang requirements na kinakailangan namin para makapagbiyahe. Kailangan po yan kasi tandaan po ninyo, may mga airlines pong nagre-require ng COVID test. Mayroon naman pong hindi. Mayroon pong mga stopovers na nagre-require ng COVID test results. Mayroon naman pong hindi. So, ang travel agencies nyo lang po ang maaaring sumagot nitong mga katanungan na to. Yun. Okay, thank you. Okay, okay. Yun. At saka kay Lisa. Okay. Salamat po. Ayun. So ulitin ko po, last but not the least, again, ang POLO OWWA po ay bukas ang kanilang serbisyo araw-araw sa Hawally Disabled Club mula umaga ng hapon at hindi nyo po kinakailangan ng appointments. Ayun, walang appointment ang POLO OWWA. Okay. Kung naman pong hindi kayo makakapunta para po mag reklamo o kung meron po kayong kinakailang ihingi ng advices sa ating mga officers, maaari naman daw po kayo mag-iwan ng mensahe sa kanilang hotline. Kayo po ay tatawagan at babalikan at para mabigyan ng kasagutan ninyo mga kapatid. Yan yun! Okay! Matatapos na ako. Ito na yun. Uulitin ko po sa embahada. Para po doon sa mga naapektuhan ng mga appointments ng passport ng 14, 15, and 16, ang inyo pong record ng telepono ay nasa embahada na. Kayo po ay tatawagan para mabigyan ng panibagong date ng appointment. Prioridad po ang ibibigay sa inyo. Ang pagbubukas po ng embahada sa 17 ay nakasalalay pa rin po sa resulta na lalabas mo na sa Ministry of Health para po sa ating mga opisyal sa kanilang COVID test. Kung sila po ay nagkaroon ng may nag-positive, ay maaari hindi po tayo magbukas sa 17. Pero kung mag-negative naman po lahat ito, ay maaari na po natin i-resume o magpatuloy ang serbisyo sa Hawally Disabled Club kasama na po ang ating embahada sa Masalim. Nakakalimutan yung sa Masalim. Ayun, ating embahada. So, ugaliin po sana natin mag-check sa ating social media sites ng Embassy ng Philippines, ng POLO at ng OWWA upang malaman po ninyo ang kanilang latest updates. Nagpapasalamat po ako kay Vice Consul Adrian Bakay sa mga impormasyong ibinahagi niya ngayong araw na to. At again, huwag ko daw kalimutan, napakarami na pong links na ibinigay ng embassy para po sa inyong mga unclaimed passports. Kung maaari po sana, puntahan na po ninyo at kunin na inyong mga pasaporte. Dahil pag umabot po doon ng panahon na hindi ninyo kinukuha, ibabalik po sa Pilipinas ang inyong pasaporte at kayo po ay magkakaroon ng king abala. Yun na yun. Natakot ko na kayo. Magkakaroon kayo ng malaking abala. Ako na nagsasabi. Kaya kunin na po ninyo ano ba naman yung kalahating oras na pagpunta nyo ron at kunin lamang. Napakabilis naman po ng releasing ng ating passport. Yun yun. Okay, Sir Ricky, ask ko lang po, avail ba ang walk-in for renewal ng passport na embahada? Yun na nga po. Eto, wala pong walk-in sa renewal ng passport sa embassy. Ang renewal po ng passport ay nasa Hawally Disabled Club. At hindi po kayo maaaring mag-walk-in din. Kailangan po ninyong pumunta sa appointment website ng ating embahada sa kanila pong social media account sa Facebook. Pasukan po ninyo yung kanilang appointment system at doon po ay kailangan kayong mag-register. Sa ngayon po ay wala kayong makikitang available kasi nga po ay fully booked nga. Ito pang nangyari ito. Pero ayon po kay Vice Consul Bakay sa kanyang announcement sa ating Facebook account ay magbubukas daw pong muli ang website na ito sa lalong madaling panahon.
Yun. Para po doon sa mga na-apekto ng 14, 15, 16, hintay lang po ng tawag, konting pasensya. O baka mamaya, yan ang mga pambabas nyo ha, tigilan nyo na nga yan. Diyos ko, ang dami na nga problema, dadagdagan nyo pa, no? Tama na yan. Joke lang kayo naman, wala magagalit. Easy lang kayo. O hindi bagay yung mainit ng ulo natin, tatanda tayo agad yan, di ba? Yun, ano pa ba? Yun, dahil sa Polo OWWA naman po, inuulit po natin sa Polo OWWA, available po ang kanilang serbisyo mula umaga hanggang hapon sa Hawally Disabled Club, ang kanila pong verification ng kanilang contract o kaninyong balik manggagawa, renewal po o payment ng inyong pag-ibig o SSS o pag-ibig. Oy, yung mga gustong mag-apply ng housing loans at saka loans, pwede na, o di ba? At saka oy, at tandaan niyo ha, huwag niyo kakalimutan ng OWWA. Napakalaking bagay po ng OWWA, tandaan niyo. Kung sakasakali man kayo umuwi ng Pilipinas, at biglaan, sagot po ng OWWA ang lahat ng gastos ninyo. Hindi naman, ano, pati pamamasyal, ha, bawal na yun. Sagot po niya yung inyong mula po swab test ninyo sa airport, ang inyo pong hotel during the quarantine period, breakfast, lunch, and dinner, pati po paghatid sa inyo sa inyong tahanan hanggang kung kayo nasa probinsya, ang inyo pong pamasahe pagmula barko at saka aeroplano, sagot po ng OWWA yan. Kaya huwag po ninyong kakalimutan at ugaliin po ninyong pumunta sa OWWA, magtanong po ng kanilang iba pang serbisyo na maaari pong maibigay sa inyong benepisyo bilang member ng OWWA. Kaya huwag po ninyong kalimutan, napakaliit na halaga po yan, pero ang kapalit naman po nito ay napakalaki. Ayun, di ba? Okay, uulitin ko, at saka doon sa mga nangangailangan po ng advices at sa iba pang bagay, available po yan, mga official para humarap sa inyo. Nako, ano, may nagpapa-shoutout. Pwede ba yon? Di ba news to? Pero sige na nga, shoutout daw kay Angelo Natividad. Ayun, hello sir, kumusta po kayo? Ayan siya. Sir, after po ba matataka ng passport extension ng Ministry of Foreign Affairs Kuwait, pwede na po i-renew ang ikama, sir? Ilang araw po ang process ng renewal ng ikama bago po makuha? Mandog po namin ang nag-aasikaso. Salamat po, yung gandang tanong. Totoo po yan. Pagkatapos pong ma-stamp na po ng Ministry of Foreign Affairs at Interiors yata, dalawa yan, pwede na po ninyong i-process ang inyong visa. 1 year and 6 months po ang binibigay ng Embahada ng Pilipinas na extension ng inyong passport. Tandaan po ninyo, 1 year and 6 months, pwede na pong i-stamp at i-renew na ang ikama ninyo. Ang pag-renew po ng ikama ngayon ay hindi po napakahirap sa mga mandug po, dahil kailan lang ay na-renew din ang aking ikama. Umabot lang po ito ng kalahating araw. Pagbigay po ng papeles, in a matter of 2 to 3 hours po, lumabas din agad ang aking renewal ng ikawa. Lahat po ngayon nasa online na. Actually, hindi na yata aabot ng 2 to 3 hours. So, yung mga iba naman kasi by appointment, yung mas gusto po nila yung nasa counter at nandoon. Pero binabawasan nga po ito ng wait ngayon. Kaya lahat po ay ginadala sa online processing. So, hindi po aabot ng ganong katagal. Pinakamatagal na po ang 3 araw sa pagpaproseso ng renewal ng ikama. O 1 day at least. Ayun. Okay na ba yun? Yela. Yun. I hope nasagot ko yung tanong mo, ha? Okay. Ayun. Mm-hmm. So, meron pa pong tanong. Kung wala na po, uulitin ko po. Ugaliin po sana ninyong sundan ang social media accounts ng ating Embahada ng Pilipinas para po sa latest updates mula roon. Muli po, nagpapasalamat po ako kay the Honorable Vice Consul Adrian Bakay para sa mga impormasyon na ibahagi ko ngayong araw na to. At nagpapasalamat din po ako kay Attorney Llewellyn Perez ng Overseas Workers Welfare Administration at si ang ating pong butihing Assistant Labor Attaché ni si Kathy Dunadul. Maraming salamat po sa mga impormasyon na binigay ninyo. Again, eto na po, ugaliin po sana natin ang tama na po muna yung mga chika-chika, yung tabi-tabi dyan, dikit-dikit. Wag na po sana nating gawin yan sa ngayon. Konting social distancing, di ba? Makakapag-usap pa rin naman kayo kahit na may 1 pulgada o 2 pulgada ang pagitan, no? Huwag po tayong masyadong malapit sa'yo. Ugaliin po magsuot ng ating facial mask at gumamit po ng sanitizer. At kung tayo po ay nasa mataong lugar, ugaliin po sana nating gumamit ng
gloves para po sa ating protection. Tandaan po natin, health po natin ang pinag-uusapan dito. Hindi po tayo makakapagtrabaho ng maayos kung tayo po ay tandaan po natin ang mga pamilya po tayo sa Pilipinas na maaaring ating sinusuportahan, sinusustentuhan at sa atin na rin pong kinabukasan ang ating pag-iipon para sa ating kinabukasan. Huwag po sana natin i-jeopardize o huwag po sana natin itaya ang ating health just because of maiksing panahon ng pakikipag-chikahan sa ating mga friends in public. Ayun, ganun lang yon. Mula po rito sa Ricky Laksa Reports. Ako po, si Ricky Laksa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye!